Doc, first aid muna kapag nakagat ng aso. Hindi mo pa alam kung may rabies o wala. Oh. Kinagat muna. Okay. Usually, first aid po talaga for any wound is wash affected area with soap and water. So, hindi na po kailangan kuskusin. No? Huwag maglagay ng bawang or kung ano-ano. Soap and water lang po. In fact, we would prefer if you use a strong soap. So, mga laundry soap po, mas maganda kaysa sa mga beauty soap na mild. Okay. So, matatagal po ang virus. Okay. So, pero, wash lang po. Paduduguin mo ba? Okay. It's good na brought up niya yun, ma'am. Dini-discourage po namin ang padugo. Kasi padugo po would drive the virus deeper into the wound. So, imbes nandiyan lang siya sa surface, pag pinadugo ng pinadugo, papasok po, mas mabilis pumasok sa loob ng katawan kung may virus po yung laway. So, after washing, so na-wash mo na. Yes, next. Opo. Of course, kasi bakuna lang po ang makakapag-prevent if high risk for rabies, dali po sa nearest bite center. Agad-agad, kahit hindi mo pa confirm na may rabies, magpaturo ka na just to be sure? Opo. Or i-determine mo muna kung may rabies okay, o wala? Okay, kung yung aso naman po, yung alaga naman may bakuna, so pwede pa rin natin pong i-observe, lalo na po if the dog has been immunized for 2 consecutive years. So medyo safe na po, low risk na siya for developing rabies. So pwede nyo po i-observe ng 2 weeks. Kaya lang karamihan po ng mga nanay, syempre worry factor, pag may sugat yan, kahit sabihin natin, ma'am, may bakuna ang aso, pwede po i-observe, magre-request po sila ng bakuna. Yes, Dok, pag ba na-vaccinate na yung aso, hindi ba siya regularly? Pwede pa rin ba siya magka-rabies? Very low risk na po. Kasi effective naman yung mga vaccines contra para sa aso po, contra rabies. Libre ba yun? Yung pagpapabakuna sa aso muna, libre ba o hindi rin? May bayad? Okay. Usually po, summer project ito ng mga kagawad ng mga barangay. So they request from the city veterinarian ng immunization programs for the dogs in the community. So free po ito pag sa ganyan. Sa LGU? Yes, sa LGU. Okay. Yung vaccine, yung tinuturok naman sa nakagat na tao, libre din o may bayad din? Ngayon sir, sa pag kinakategorize na po, no, kasi universal healthcare, pag may PhilHealth po, so PhilHealth po natin i-charge. Pag talagang walang-wala pa po, social worker po, kinakategorize, is given free. Okay, dahil kung may bayad, magkano yun? Pag may bayad po, government of course, mas mura pa rin po yan, lower rate as compared to private hospitals kasi buo po ang sa private hospitals. One vial po would cost mga around 2,500, 2,600 in private hospitals. Sa private po, usually it's 4 or 5 balik. Persons. So, okay, 4 or 5 balik po. Balik? Yes, sir. Oh, every week, babalik ka? May schedule po yan, day 0, Lord. Day 3, day 7, day 14, day 30. For okay. Public? Sa government po, yung hati-hati and the vaccine is WHO pre-qualified, pwede na po ang 3 balik lang din. Ito ba yung na-expose sa media na peke? Are we talking of the same thing, yung vaccine na yun? Yes, sir. Unfortunately, may isang vaccine po. Merong mga fake or counterfeit vaccines po. No? So, this came out in the news lately. So, yun true, din yun. Yun. Meron po talagang cases, may mga vaccines na nahuli na they did not pass to the proper channels and were found to be fake. Hindi, ang problema, pag yun yung naturok sa'yo, akala mo na protektahan ka, hindi pala. Yes, opo. That's why we appreciate po yung honesty and the commitment to the community na ginawa ng isang private hospital. Yes, yes. Kasi they found out na fake pala yung nagamit nilang vaccine. So, inisa-isa po nila yung mga nabigyan nila and they gave them again the real vaccine. Anong kinamamatay nung pasyente nun? Di ba magsabi mo maglalabas siya ng parang dog-like? Yes. Opo. Yung signs and symptoms ng aso. Encephalitis po. Inflammation of the brain. Kasi rabies po is a kind of encephalitis. Pamamaga ng brain. Okay. Ng utak natin. Pwede ba yung magpa-vaccine ka na bago ka pa makagat? Kunwari may dami kang mga alagang hayop. Pwede ba yun? Pwede rin po. Pre-exposure ang tawag natin. So if you go home to an area, if you live in a community na sa tingin nyo maraming mga aso, hindi na obserbahan po ang responsible pet ownership, ang mga aso gala, mga pusa kung saan saan lang, you can have yourself protected by having pre-exposure. And sa mga bite centers, available na bite? Yes, ma'am. Opo. Although ang PhilHealth po is post-exposure, ito po, you will have to shell out konti lang naman po. Ay, magandang kinlaro mo. Yes. Dok, tumaas yung kaso ng rabies, sabi ninyo. Yeah. So ngayon, ano po yung campaign natin sa public? Kailan ba? What is the best prevention for rabies? Okay. Always, it has been the key sa
reduction, pagbawas ng cases of rabies is bakunahan ang mga alaga natin. Mm-hmm. So responsible pet ownership po. Huwag nating hintayin may makagat. Kasi mas magastos po pag mga bata, pasyente natin ang makagat. So mga alaga po natin because then we will just observe and clean the wound. Yeah. Anti-tetanus. Maraming salamat po as usual. Magaling magpaliwanag, Dr. Ferdinand de Guzman.